magbubuki pa na hunan ng pagkakaisa. Magpamula para ng pagsasamantala. Harapin ang bukas ng buong pag-asa. Lakas ng masa ang siyang mapagpasya. Bisig ng nagsakay, siyang walang balay. Wala rin kapitan, baong ba sa utang. Lupang hinahanga. Isang mapagpalaya at revolusyonaryong pagbati ang pinapaabot ng Alyansa ng Magbubukid sa gitnang Luzon sa lahat ng nagmobilisa ngayong kasalukuyan. Kasama kami mula sa gitnang Luzon. Mga kasama, mula ng isa batas, ang Rice Liberalization Law ay unti-unti nang pinatay ang sektor ng agrikultura, ang mga magsasaka, ang industriya sa bigas. Bunga nito ang todo-todong pagpasok ng mga imported na produkto at lalo na pumapasok pa naman ito sa panahon ng anian katulad ngayon. Anian ng palay sa gitnang Luzon bilang tinaguriya rice granary ng ating bansa. Kawawa ang mga magsasaka natin. Puro mura, galit ang maririnig mo sa mga magsasaka kapag ka ang presyo ng palay ang sinang pinag-uusapan. Sa kasalukuyan, mga kasama, ang umiiral na presyo ng palay mula ng isabatas ang rice liberalization na ito ay lumalaro mula sa pinakamababa na 10 piso hanggang 14 pesos kapag ka ang palay ay tuyong-tuyo na at ready to mill. Samantala, sinasabi ng gobyerno sa pagkakaroon ng Rice Liberalization Law, ang bigas ay bababa ang presyo nito. Meron bang bumaba sa presyo ng bigas mula ng isa batas ito? Wala, mga kasama. Ibig sabihin, ang bigas ay kontrol ng mga kartel, kaya't anumang oras ay pwede nilang i-control ang benta ng bigas. At kapag gusto nilang itaas ang presyo, yan ang gagawin nila. Hindi dahil mura ang palay, kaya dapat mura ang bigas. Pero palaging nananatili ang presyo ng bigas ay napakataas. Wala ka nang mabibili na katulad dati sa mga palengke, yung alagang 20 pesos na sinasabi na bigas mula sa NFA. Bagkos ang palay, ang bigas sa NFA ay nabubulok katulad ng mga update ng ating mga kaibigan na kapitan sa panahon ng pandemya. Sila ay bumibili ng bigas sa NFA. Ang kanilang nabili ay bulok, yung pinamahagi nila sa mga residente nila para sa relief. Marami ang bulok na bigas. Kaya mga kasama, wala tayong maasahan sa rehimeng ito dahil ang sektor ng agrikultura ay pinapatay. Kaya sa aming panawagan sa gitnang Luzon, ibasura ang Rice Liberalization Law. Itaas ang presyo ng palay. Ibaba ang presyo ng bigas. Tunay na reforma sa lupa. At isabatas ang Rice Industry Development Act na matagal na itong isinusulong, pati na ang Genuine Agrarian Reform. Ito ang mga batas na dapat sana ay maisulong at maaprubahan sa Kongreso upang sa gayon ang anay ng mga maralit ang magsasaka, manggagawang bukid, katutubo nga ito, at mga mangingista natin ay masasabi nating magkaroon ng kakayahan mamili at para gumalaw ang ating palengke at ang ating ekonomiya ay makikita nating marahil magkaroon ng pagsulong kapag ka ang merkado ay gumagalaw, mga kasama. Kaya muli, magandang umaga mula sa Alyansa ng mga Magbubukid sa gitnang Luzon. Hindi nag-iisa tayong magbubukid, masang manggagawa ang kakapit-bisig, kasama ang iba pang alipin at lupig sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. Tagumpay